So what's up guys, welcome back to my YouTube channel. This is Jason TV at yan nga po. So bago ka lamang dito sa aking channel ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin itong ating notification bell para po updated kayo sa lahat ng ating mga videos guys. So yan, for today's video po is meron tayong isang panibagong application na pag-uusapan. And dito nga sa application na ito is magla-live withdrawal po tayo, no? So ngayong araw. And ang kagandahan is through GCash din natin ma-receive yung payout po dito. Okay? So ayan, huwag kayong mag-skip sa video dahil ituturo ko sa inyo kung paano maka-earn dito ng libre at walang puhunan. Okay? So punta tayo sa application. So ito guys, yung application na aking pong tinutukoy, si Trickshot Bits, no? And kung wala pa kayo, nandiyan po yung link sa ating description box and also sa ating comment section, no po? So i-download nyo lang po yung application, then pag open nyo, so ganito po yung inyong makikita, no? So ang unang-una nyo gagawin is pumunta po kayo sa may settings sa may taas. Ayun, kung nakikita nyo yan, no? Then click nyo lang po yun, tapos kung may nakalagay po ditong enter invitation code, so dito po yung nakalagay, no? Hanapin nyo na lang dito sa may taas banda, then ilagay nyo po yung code na nandiyan sa ating screen comment section at sa ating description box, no? Para po makareceive kayo ng free 10 RLY token. So ano yung iniipon natin dito guys? Kung nakikita nyo yung sa may taas na 2.8 RLY token ko, so yan po yung ating iniipon dito. Okay, so paano tayo makakuha niyan? So hindi porket nakapaglagay kayo ng code or yung minsan guys, yung iba na automatic na hindi niyo na kailangan maglagay ng code, no? So ang gagawin niyo po, scroll down niyo lang to pakanan, no? So ayan, ito po yung piliin niyo. Okay, so itong kulay green. So ano yung ginagamit? Ito pong kulay green lang na coins, no? Ayan, so wag niyo gagamitin itong isa kasi baka malito kayo, parehas lang ano. Ayan, so RLY token po yung ginagamit dito. Kaya ingat-ingat guys, no? Huwag nyong gamitin, no? Kasi mahalaga po ito. Saka na kayo gumamit pag expert na po kayo dito, no? So dito kayo muna mag-practice, okay? So pwede kayo mag-practice dyan. So 10 times nyong gawin yon, 10 times kayo mag-play dyan. And para ma-receive nyo nga po yung inyong 10 RLY token, nagkakalaga po siguro ngayon yan ng 15 pesos po in Philippine peso, okay? Ayan, so ganun lang kasimple, hindi na natin i-demo yung game ngayon is mag-withdraw tayo, no? So click lang natin yung aking RLY token sa may taas. Ayan, so meron tayong 2,875 RLY token. Okay, so click nyo lang din tong pre-coins. Ayan nga yung sinasabi ko sa inyo kanina para meron kayong pang-play. Ayan, so pwede rin kayo mag-invite guys. Ito nakikita nyo dito, no? So sabihin ko na sa inyo, 10 RLY din to per invite. Pero dapat malagay ng invite mo yung code mo and also dapat active siya dun nga sa sinabi ko na laruin niya, no? So dito, dapat po maka 10 times siyang maglaro para makareceive ka rin ng 10 RLY. Also makareceive din yung friends ng 10 RLY din kada isang invite, okay? Yan. So ganun lang. Then next na gagawin natin is mag-withdraw na tayo, no? So paano mag-withdraw dito, sir? Ngayon, merong isang wallet muna na kailangan, no? So punta tayo dun. So ito guys, yung wallet na kailangan nyo, no? So si Joyride wallet, no? Ayan, so makikita nyo, nandito na yung ating balance. Ayan, so nakalagay na po. So yung gagamitin nyo dito, pag nag-create kayo, nandiyan yung link sa description, no? Is yung number na ginamit nyo dun sa application. So dapat parehas ha, kasi hindi siya mag-automatic dito, makikita yung balance, no? So dapat po, parehas. Ilalagay ko dyan sa ating description box para po makapag-register kayo. Okay? So after nyo mag-register, wala nang verification yan, is click natin itong withdraw. Okay? Yan. So click natin yung withdraw. And kung makikita nyo, Ethereum network po ito, no? Yan. So huwag nyo na i-click yung Solana. Ethereum tayo. Then napakasimple naman. Click natin itong max. Ayan. So makikita nyo dito guys, pwede tayong mag-withdraw na, or yung ating marireceive is 2,041 RLY token sa ating wallet, no? And may fee siya na 833. So ganun lang. Yun lang yung medyo nakakalungkot. Medyo mataas yung fee. Pero ayos lang yan, no? Kasi libre lang naman. And ang minimum withdrawal dito is dapat po makaipon kayo ng 1,500 RLY. Okay, so sana nag-gets nyo po yan, ha? So ngayon, saan natin withdrawin to? And kunin muna natin yung ating wallet address na ERC20, no? Doon sa ME
XE. Okay, so punta tayo dun sa Play Store. So ito guys, yung wallet na kailangan natin, si MEXC Global, no? BTC ETH GamePi. Ayan. So nag-update ito nitong August 2022 lang. And maganda yung ratings nito, no? So may 1 million downloads, 4.4 ratings. Okay? Ayan. So ngayon, mag-register lang kayo ng account dito and pag-register nyo, open nyo lang, no? So open ko lang. So ayan, pagka-open nyo, kailangan nyo pong mag-KYC or verified, no? So click nyo yung sa may taas, yung profile nyo, and dyan nyo makikita yung verification, okay? Tapos gamit na kayo ng isang valid ID. So para tong Binance guys, so napakasimple lang naman mag verified dito, napakabilis lang din, 1 minute verified ka na, no? Yan. Pwede ka na mag-withdraw and pwede mo nang gamitin yung kanila pong application. So ngayon, paano mag-withdraw doon? So click natin tong wallets. Pag verified ka na guys ha, so kailangan verified kayo. Kasi dito, direct din tayo mag-withdraw through GCash na pag napunta na dito, no? Yan, tuturo ko yan step by step. Okay, so di-click natin tong deposit po. Okay, sundan nyo lang to guys ha. Yan, so click natin yung sa may taas para hanapin nyo, no? RLY token. Okay, so hanapin natin RLY. Ayan, so ayan na siya. Rally or RLY token. So click lang natin. And click natin, tignan nyo, ERC20 po siya. Okay, tapos copy lang natin. Ayan, so wag kayo magkakamili. Sabagay, isa lang naman yan, no? Tapos balik na tayo sa application. Or dun sa Joyride na wallet, no? Ayan, so nandito na po tayo, then paste lang natin dito, no? Ayan, so pwede nyo rin i-double check, no? Ayan, tapos withdraw natin. Dapat po hindi magkamali, hindi magkulang ang inyong wallet address, okay? Ayan. Magkano? 248 yung ating marireceive. Okay, so confirm lang natin. Ayan, so may magte-text lang sa inyo na code. Email then phone verification. Kaya mahalaga guys yung phone na gamit nyo sa application tsaka yung email, okay? So lagay ko lang dito yung mga code tsaka yung email. Tapos pag nalagay nyo guys, confirm nyo lang or submit pala, sorry. So ayan guys, nasubmit na po natin and makikita nyo ito na nga, no? 2048.40 yung ating ma-receive dapat dun sa ating MEXC wallet po. Okay, so wait natin 30 minutes daw, no? So minsan 5 minutes lang yan, pasok na po siya. Or minsan nga 1 minute lang, no? Yan, then okay lang po natin. Yan, so yung natira is 10 RLY na lang, no? So makikita rin natin yan sa ating history, no? Yan, para alam nyo rin. Okay, so pending pa yung nakalagay, wait lang natin na ma-receive po. Okay? So ito na nga guys, no, after decades. Decades talaga, no, joke lang, no. So after 2 days na-receive po natin yung ating payout doon, no. So kung makikita nyo 2005 RLY token po yung ating na-receive, no. And so titignan natin ngayon kung magkano yung presyo na ito in Philippine peso. So tara, tignan natin. So eto nga guys, nandito tayo sa CoinGecko and kung makikita nyo, ito yung presyo niya, no? Rally token or RLY token, so nasa 1.96 pesos po ang isa. Okay, so ilalagay natin dito sa baba 2005, no? Yan, so nasa 3,929 pesos po yung price ng ating pinayout. Okay, so ngayon i-withdrawal na natin, punta tayo dun sa aking MEXC wallet, okay? So ito na nga guys, no, nandito na tayo sa ating main dashboard ng wallet ni MEXC, no? So ang gagawin natin is click mo natin tong wallets na sa baba, no? And tingnan natin kung nandito na nga ba. So ayan, pumasok na talaga siya, no? So click natin yung spot and makikita natin, ayan, so RLY token 2005.26 RLY. Okay, so ngayon i-trade natin siya into USDT guys, no? So gagawin natin USDT, punta lang tayo sa trade. Ayan, susundin nyo lang to guys ha. And ayan, so i-search nyo lang dito sa may taas. Ayan po, nakalagay, no? RLY to USDT. So i-search nyo lang, for example, ganyan. Kung wala pa, no?
RLY2 USDT yan. Tapos click lang natin yung sell. Ayan, sell. Okay, tapos click natin yung limit. Heto guys ha. Ayan, so click natin yung market po. Ayan, so yung market then lagay lang natin yung total. So yung maximum lang natin. So from dito, mamax lang natin to, okay? Ayan, so yung max natin. Ayan, so ayan, then click lang po natin yung sell. Okay, so sell natin. And ayan, so sell lang. And submitted successfully na po. So try natin na tignan kung naging USDT na nga ba siya sa wallets natin. So click natin yung wallets. And then guys, automatic po, napakabilis, naging USDT na po siya. So 68.87 USD. So ngayon ang gagawin natin is we withdraw natin yan into GCash po guys. Okay, so click lang natin yung transfer. Ito, sundin nyo lang to guys ha. And click mo lang to, dapat yung fiat po is nasa ibaba. Okay, so spot to fiat, then click lang natin tong all. Ayan, tapos click natin yung transfer. Okay, so lahat na yan ha. Transfer. And ayan, so you transfer asset to fiat, trade now. So click natin tong trade. Okay po. And madadirect tayo sa selling. Ayan, so ibibenta na natin to. Dito pag bago kayo guys, click nyo lang yung Philippine Peso dito. Minsan kasi USD pa yung nakalagay, no? So baguhin nyo lang po, gawin yung Philippine Peso. Okay, tapos punta tayo dun sa sell sa may taas. Ayun ha, so sell po. Ayan, tapos makikita na natin dyan yung mga benta. Ayan, kung nakikita nyo may mga GCash. So direct to GCash to, ang ganda di ba? So ganito gaganda yung application, kikita ka na, libre pa. Okay di ba? Ayan, so 55.55 yung kada isa. And pipili tayo dito guys ng yung 100%. So pipiliin nyo yung 100% para po mabilis eh, no? Yung nakalagay ganyan. Okay, tapos click lang natin yung sell. Okay, so sell lang natin. And ayan, so click lang natin itong all. Ito ha. All lang natin. Ayan, so... So ayan po yung ating marireceive na lang, no? So 3,824 pesos na lang. Okay na rin niya kasi libre lang naman po, no? So screenshot muna natin. Ayan, so save lang. Okay, so ngayon, click natin itong sell USDT. Okay, so dapat po nakabuy niyo inyong GCash account dito. Sell USDT. And ayan, so click lang natin yung nasa baba, ito. Ito po yung aking GCash, no? Yan, click lang natin. Ayan, ayan. So, nakasell na tayo. 30 minutes maghihintay, no? So, maximum. Ito, pero mabilis lang yan, guys. Kasi naka 100% naman. So, ito po yung ating marireceive. 3,824 na lang kasi nga meron siyang P. So, siguro nasa 100 pesos din yung P. Or bumaba po yung presyo ng dollar. So okay lang 'yun, at least libre lang naman 'to, no. Yan, so wait na lang natin, direct to GCash 'yan, papasok sa ating GCash account po. So dito guys, kung gusto niyo sila kausapin, pwede rin naman po. Ayun, kung nakikita niyo yung message sa may taas 'yan, click niyo lang 'yan, pwede kayo mag-message diyan. Ayan, Paymaya Union Bank GCash, contact me at. Ayan, so pwede kayo dito mag-chat ng inyong GCash. So ilagay ko lang GCash ko, tsaka yung number, no. Tsaka yung name mo sa GCash lagay mo po. So ayun na nga guys, after 10 minutes, no. Medyo may katagalan lang, ayan pumasok na po. So 3824.48 GCash. Okay, so ganun lang ka simple yung application, and kung gusto niyo i-try, i-try niyo na po, no. Tapos confirm lang natin, ayan yung payment. Kasi nga na-receive na natin, no. Tapos confirm, ayan lang. And ayun, completed na po. So okay na siya. Ayan, dahil complete na, pwede na kayong bumalik, no. So back niyo lang, then okay na po 'yan. Wala na yung inyong balance. Ayan. So hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat po.